Ay, grabe naman yon. Ang dami palang purpose nitong DIY water fountain nila. Ngayon naman, ginawa nilang ulan. Grabe na talaga to. Pero parang may binubulong ang bukoy-koy. Gusto din pala niyang humiga. Hinayaan na nga namin siya maglaro ng bola. Dahil gusto niya solo niya lang lahat. Pero dito talaga ako natutuwa. Napagod ang balyena kakaswimming. Nakaramdam na siya ng antok kahit nasa gitna na siya ng swimming pool. Eto namang isa para bang may binubulong. Habang ako'y busy maglaro, napansin kong wala dito si Burikok sa bahay. Nasa na naman kaya tong Lupalo pumunta? Ha, tingnan nyo, may daladala na naman siya. At napansin ko nga meron siyang kinakabit na tali sa taas. Ano na naman ba itong naisipan niya? Masyado na akong kinakabahan dito. Para bang gusto kong hugutin yung nakapulupot na towel sa kanya. At muli ulit kami nagkita nitong DIY water fountain na ginawa niya. Akala ko ba tapos na to? Nagre-recycle na si Burikok ng mga ginawa niya dati. Hindi ko nga maintindihan kung bakit niya sinasabit. At inilabas niya nga tong swimming pool. Matagal-tagal din namin tong hindi nagamit. At dahil nga hindi pa naaayos ang aircon at mainit sa bahay, eto na naman ang napagtripan niya. Pinupuno na nga niya ng tubig yung swimming pool. At saka niya na nga to binuksan na DIY water fountain. Grabe naman yan. Eto pala ang magsisilbing ulan habang naliligo sila sa swimming pool. Napakadami palang purpose nitong DIY water fountain na ginawa niya. At ang una nga naming nilabas, walang iba ko di si Bukoy-Koy. Kinakailangan niya lang daw muna saglit mag-practice. Dahil masyado na daw niya nalilimutan ang swimming lesson niya. Bigla nga siya nagtawag ng tropa para panoorin siya mag-swimming. At nung natandaan na nga niya ang swimming lesson nila, kaya na daw niya mag-isa. Pero para ang ganda naman ang pwesto ni Bukoy-Koy. Gusto niya daw masolo ang swimming pool kaya naman pinagbigyan namin. Ah, tingnan niyo, binigyan pa namin siya lang mapaglalaruan niya. At nung nakuha niya na nga yung isang bola, gusto niya nang ilubog yung mga natitira. Alaka, sige ilubog mo. Kahit anong pilit mong ilubog yan, lulutang lang yan Bukoy-Koy. Maya-maya nga dumating na din ang mga kapatid niya. Ay, ang sarap naman ng higa nitong isa. At sa nakikita ko, feel na talaga nila na umuulan. Hindi ko nga naisip na pwede pa lang gawing ulan to. Hindi ko na kinakaya ang brain cells ni Burikok. Ayaw na nga umalis ni Bernadette sa kinalalagyan niya. Exclusive lang pala tong ulan para sa kanila. At hindi na nga nakatiis si Bukoy-Koy. Halaga, nag-request na hihiga din daw siya. Baka naman daw siya naman ang humiga. Napaka-ingetero talaga nito. Pansin nga ni Bernadette na gusto siya paalisin ni Bukoy-Koy. Kaya naman nakikiramdam si Bernadette kung papaalisin ba siya. Pero sabi ko dyan lang siya at hayaan lang si Bukoy-Koy dyan. Lahat na lang na makita ni Bukoy-Koy, gusto din niya subukan. Grabe na talaga to. Manang mana sa pinagmanahan. Masyado na talaga ako naaalaw dito sa water fountain na ito. Pero parang kumakatok na ang bill namin sa Maynilad. Eto talaga si Burikok ang ipambabayad ko sa Maynilad. Napapansin ko parang nagsiselos ang Bukoy-Koy. Dahil hindi nga siya pinagbigyan na humiga. Bakit puro na lang daw sister niya ang nilalambing namin? Kaya naman nagpapapansin siya dun sa kabila. Maya-maya nga umahon muna sila sa swimming pool dahil may paparating na lindol. Andito na nga ang dalawang mag-best friend. Sila naman ngayon ang makaka-experience ng premium na ulan. Wala silang idea niya na umuulan pala sa swimming pool. Nung napansin ang balyena, Diyos ko dahil. Siya na ang kusang pumunta sa swimming pool. Pero hindi ko talaga alam kung nag-e-enjoy ba tong balyena na ito o gusto lang niya matulog sa gitna ng swimming pool. Grabe naman na balyena na ito. Hindi kalulubog dyan si Anil. Ay, parang may naiingit na naman dito na isa. Hindi pa nga daw niya natatry humiga, bakit yung balyena pwede? Ay, grabe yun. Ang sexy naman ng legs nito. Napakakinis. Maya-maya nga parang nakakaramdam na siya ng antok. Ay, inayos pa niya ang kamay niya. Ito na ata ang first time na nakaramdam ng antok si Anil. Habang nasa gitna ng swimming pool. Alam mo, napansin ng kanyang best friend na si Antonieta na masyadong relax si Anil. Na tila ba akala mo nagsasunbaiting? Kaya naman naisipan niyang bulungan si Burikok. Sinasabihan niya si Burikok na bitawan si Anil. Dahil hindi naman daw yan lulubog. Lulutang lang daw ang balyena. Masunurin si Burikok at binitawan si Anil. Eto na naman tayo sa seloso. Hindi pa rin nakaka-move on ang Bukoy-Koy. Dahil hindi pa nga siya nakakahiga. Maya-maya nga nagulat siya sa balyena. Ay, natampal tuloy ni Bukoy-Koy. Lahat na nga sila nagtipon-tipon sa swimming pool. Pero parang hindi na daw kasya ang balyena. Kaya naman naghahalap siya kung saan siya sisingit. Alaki ng problema mo si Anil. Tapos na nga ang swimming kaya naman umahon na sila. Pero parang may naiwan sa swimming pool. Ay, Diyos ko dahi, ang best friend ni si Anil. Akala ko tutulungan ni si Anil umahon ng best friend niya. Pero parang iba pala ang target niya. Yung bola pala ang gusto niyang kunin. Wala siyang pakialam sa best friend niya. At nung matapos na nga ang swimming, ay grabe naman to. Nagpakarga at nagpahele na ang balyena.